Kailangan ba yan mainit? Maliligo ngayon po ang aking asong Rokyo. Bali, huwag mo na gamitin tubig. Ganyan pa lang. Wow! Ganyan palang maligo ang Rokyo. Oh, diba? Kailangan hot water din pag pinapaligoan ang ating mga doggy. Kasi nga, nakatabi niya yung aking pusa na mayroon palang, ano, English ng please, please. Eh, kaya, ayan, kailangan maligo si please. Para noon, yung mga kumakarga sa kanya ay chicken. Ako sa alaga talaga ng aso ay talaga hindi easy. Kailangan talaga mapadala mo yung pag-care sa paniligo. Hot water. At ang kanya shampoo. Anong shampoo ginagamit natin dyan? Ayan ang ating ginagamit na shampoo. Next, shampoo ko na po nagawa na mula po sa mga herbs na safe sa mga dog. Kaya ng neem. At ng madre de cacao. With aloe vera. Kailangan ng mga, at saka yung mga mild lang na soap na talaga kung sa tao ay safe. Pero mas ma-sensitive pa pala yung mga to. So, kailangan yung mga ginagam sa kanya, hindi basta soap, hindi basta shampoo. At talagang hipotiker, baka mahilang, at saka makakain ng sabot. Kaya ingat-ingat pag nagpapalito ng dog. Itong dog na to ay one month na, three months na po siya. Ang unang alaga po talaga yung anak ko ay, anong pangalan nun? Beagle. Eh, kaso nga lang, eh, nagiging, ano, may allergy po kami. Dahil sa kanya ba na yun po? Ito, hypoallergenic na tao mo. Yan. Nabalahin po siya, pero hindi naman nalalagdag ang balahin po niya. At sweet siya. Maganda kasi yung dog, hindi masyadong malaki. Gusto na ng alaga ng anak ko ay super big. Ang kapangalan naman niya ay Caramel. Ayan. Kasi sa pag-aalaga ng dog, makikita niya yung pagkita niya. Pag may mahal, ang dog kasi ay masarap magmahal din. Sweet din sila. Yung ginawa nila, nagpa-ibig sila yung po sila. O, pati yung muta, inaalis pa lang. Paano yung kanyang ear? Eh, ang laki-laki, o, oh, nakatago. Yung behave na behave si Bukito. Buki, you're so cute. O, oh, kahit wala kang malahibo, cute pa rin. Para kang, ano, para kang horse. Ay, para kang daga pala, Buki. Maligo si Kobe. Kukunin natin yung towel niya. Ayan, kailangan na gagamitin na towel. Ayan, ngayon maligo na siya. Kung gusto mo daw na ang hair ng doggy na to ay maging ngayon yung parang curly, ay huwag mo i-blower. Kaya ayan, tatry ng aking anak na huwag blower eh. Parang maging curly ang hair nitong si Cookie. At yun, napakabait. Hindi nila rin nila umiyak. Kasi nga, sanay po siya na naliligo every other day. Every three days po, naliligo po yan. May injection na ba to? 5-in-1 na po. Meron na po siyang injection, 5-in-1. At wala pa naman po siyang kuto, pero kailangan po pala eh, laging chine-check at talagang pinapaliguan. At kinikir mo. Ayan, ganyan silang magmahal ng dog. Kaya lang nandito sila sa aking bahay. Ngayon, kaya gusto nila, makita ko din kung paano alagaan dahil gusto nila akong regaluhan ng dog. Pero sabi ko, saka na lang, basta ngayon, okay na sa akin yan. Nakikita ko sila, binibidyo ako sila. Cookie! At hindi siya umiyak. Oh, lag po na si Cookie. Hi, Cookie. Ayun, ako sa kanya. Takot ako sa dog. Pero, nagiginaw kasi siya. Pero ang galing niya, hindi siya nag-iyak. Ganda ng balahibo niya, oh.
Ngayon, magiging ano ka, curly hair. Next week, i-re-reband ka naman para maganda yung hair mo. Pero sa ngayon, all towel ni ano yan. Kailangan gagamitin towel sa kanya ay cotton para masipsip lahat. At saka para daw kung gusto ng curly puder, ipag-groom. Baby pa siya. Bawal pa siyang gupitan. Pero pag gusto daw na maging curly ang poodle natin, ay ipapa-trim natin. Kakalbuhin ba yan? Ayan. Okay ka na. Mabango ka na. Pwede na kitang kiss. Ha? Pwede na kitang ikis. Halika na. Come, come. Ayaw.